good morning, happy Sunday. Maraming salamat, magandang umaga muli sa mga tagapakinig at taga-suporta ng Bombo Radio sa Butuan at sa maaabot ng pag-broadcast nitong Bombo Radio Station sa paligid ng Mindanao. Maraming salamat at muli, happy Sunday all. So, maganda ang pagkakataon na ipinatawag ng Senate Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, sapagkat mabubuksan ang katotohanan at mga malalagim na mga pangyayari patungkol sa paggamit ng political terrorism and political warlordism diyan sa Negros Oriental, na matagal nang itinuturo na siyang pamamaraan ng paghahari at style of politics ng mga Tevez, lalo na ni Arnie Tevez at ng kapatid niya. Ako mismo personally have been very privy. Pamilyar ako at may datos ako at mga impormasyon sa mga biktima ng kanilang political warlordism and terrorism, sapagkat nang buhay pa si Governor Roel de Gamo, at even itong kanyang butihing may bahay na si Mayor Janice de Gamo, I often talk to them in my capacity as consultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At isa dyan sa kanilang nagiging concern seriously ay ang seguridad ng mga sibilyan at mga community leaders nila na palaging nabibiktima ng assassination, unsolved cases of killings, harassment, intimidation, mga issue ng land grabbing, na lahat ay ang mga itinuturo ng mga naturang biktima, si Congressman Arnie Tevez at mga goons o ang kanyang mga tauhan. Ang problema, hindi siya masyadong nabibigyan ng mabigat at malawak na atensyon sa national leadership kung ikukumpara sa ngayon na panahon na nangyari na ang Pamplona massacre noong March 4 na ikinasawi nga ni Governor de Gamo at ng walong iba pa, at ng pagkakasugat o pagkakapinsala sa 16 na mga katao, at na-uncover ang iba pang mga mahahabang listahan ng krimen, ng pagpatay, ng assassination, harassment, intimidation, pangbubugbog, pananakit, at pati na ang pang-aagaw ng lupain na pangpubliko, even pati ang mga carp area na naipatupad na ng DAR ay pinoposisyonan ng mga goons o ng mga tao na itinuturong konektado sa grupo ni Arnie Tevez. So pagkakataon itong Senate investigation na mailantad ito. Pangalawa, hindi lang yung mga paglalantad ng machinery of political terrorism and warlordism ang magiging oportunidad na maibulgar sa buong bansang Pilipinas, na tama ka brother, sapagkat may ganito ding mga kalakaran ng iba pang mga poderoso na mga politiko na may hawak ng mga goons at may mga armas at may mga poder at pera dyan sa Mindanao, even sa Luzon, hindi lang ito sa Negros Oriental. At kadalasan, kasabwat ang mga pulis o ang mga nasa otoridad, like sa Negros Oriental case. Marami dyan mga pulis ang hawak na sa payroll ni Congressman Arnie Tevez at ng kanyang grupo. Kaya nakakalusot ang kanilang diskarte sa sugal, wetting, STL, swertres, e-sabong, online sabong, at iba pang mga illegal, sapagkat pinagtatakpan din ng mga pulis na nasa Negros Oriental na nireklamo na rin ni Governor de Gamo matagal na. At dapat din na rin ng, ang involvement ng ilang NBI agents at even ang mga PIDEA na na-assign sa area na yan. Binabribe o kinukurap nila Arnie Tevez. So ito lahat ay nalalaman ko naman, at nalalaman din ito ng ilang mga national officials. Only that the degree and the impact of attention right now is dahil nga namatay si Governor de Gamo sa isang karumaldumal na pamamaraan, sa isang massacre, kasama yung mga iba pang inosending civilian, mas lalong tumindi at tumingkad ang ganitong mga katotohanan, at naglabasa na ngayon ng mga testigo at mga witnesses. Sa tingin ko, providential yung nangyari sa Negros de Gamo, na sa Negros Oriental de Gamo massacre case, para mabuksan ang mga katotohanan sa likod ng malalagim na krimen na itinuturong nasa kamay at control at na ipatupad sa kumpas ni Arnie Tevez at ng kapatid niya. And this is now the opportunity for the government sa Senate hearing nito para magkaroon ng mga pagre-reforma sa mga
pamamaraan kung paano ang deployment ng mga pulis, ang kanilang involvement sa mga illegal na bagay ay nagagamit sa political warlordism. That is one important aspect na dapat maibunyag sa Senado at tamaan dapat ang dapat tamaan. Actually ni Secretary Boying Remolia ng Department of Justice at ni Secretary Benora Balos ng DILG, who are the leaders of the Joint Task Force Negros and the Digamo Task Force. So malinaw na ang lahat ng perpetrators, ang mga gunmen, yung goons, yung mga baril, yung nag-finance, nag-recruit at nagbuo ng mga network of safe houses, sasakyan, pera, lahat na uli ito. At hindi naman ito nangyari na parang nagkataon lang. At iisa ang kumukumpas. At ang itinuturo na rin nila ay si Arnie Teves. At kaya nga siya nagtatago, di ba? Aminin man niya sa hindi, kahit wala pa siyang warrant of arrest at formal complaint for multiple murder na lalabas na yan, malapit na yan, nagtago na siya eh. March 2 yata, wala na siya. Or March 1, wala na siya sa Pilipinas. Tumakas na. Anticipated na niya ito. So the circumstances and the pattern of guilt and deep involvement of this heinous, to the heinous crime, sa kalunos-lunos na krimen na ito ni Congressman Arnie Teves at ng mga galamay niya, including posibleng kapatid niyang si dati ring Congressman Henry Teves, ay malinaw na na-establish. Pangalawa, matter of time yan para mag-file ng formal case or charges sa kanila. Siguro inaayos na lang yan ng DOJ ang technical requirements sa mga kaso. Number 3, nakita naman natin na kahit wala na si Arnie Teves dito, tumakas na. Ang pagtatakip at pagtatago ng krimen ay ginawa din ni Henry Teves. Inilibing ang mga armas, bomba, mga RPG head, mga damit na ginamit ng mga gunmen doon sa lugar kung saan siya at silang may controls doon sa sugar mill sa Santa Catalina. At kailangan pang gumamit ng backhoe para hukayin ito sa lupa. Alangan naman, nahulog lang yun doon sa ilalim ng lupa at pinatakpan ng lupa. So the attempt of a very grand scale and very obvious scheme of cover-up and conspiracy, hindi rin may tatanggi na involved din si Henry Teves na kapatid ni Arnie Teves. Ang pinagtataka, sir, ng taong bayan, bakit hindi na siya uwi ng bansa? Kasi grabe daw yung threat sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. I don't know, kung paano to ma-explain, sir? Ay, wala naman naniniwala na sa kanya. Mula nang lumabas ang mga katotohanan, ebidensya at mga pangyayari ay naibulgar ng iba't ibang mga biktima. Wala nang naniniwala kina Henry at Arnie Teves. Ang kanyang pagdrama-dramahan, sinabihan na nga siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mayaman ka naman, di ba? May private jet plane ka, umuwi ka, susunduin ka ng ating government forces. Magsabi ka lang kung saan airport at ipa-cordon off ko ang lugar at ipakukuha ka sa mga military forces para ikaw ay secure at dalhin sa isang lugar. Di ba? So alam naman ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagtatago at tumakas na siya. So ang drama-dramahan nila na biktima sila at may mga pagbabanta sa kanila, pinagtatawanan niya ng taong bayan ngayon. Sapagkat may history na mahigit 50 pagpatay at mga connection sa mga assassination, mga attempted assassination at pati dito sa massacre kay Governor Degamo. Ang itinuturo, walang iba kundi silang magkapatid, lalo na si Arnie Teves. So people are no longer believing him. Diskarte niya, nagpaawa-awa pa siya sa mga vloggers, may mga minimintik siyang mga trolls. Alam naman natin na pera na ang gumagalaw dyan. But you can never bury behind ground. Hindi mo pwedeng maibaon sa lupa ang katotohanan. Lalabas at lalabas yan. At ito na nga ang nangyari. At nagkamali siya, akala niya pwede niya tapalan lahat ng pera. At akala niya pwedeng paggalawin ang pera para mamanipulate niyang situation. No longer this time. At wala nang naniniwala. Ang credibility at ang integrity ni Arnie Teves at ng kapatid dito na si Henry Teves upon the existence and revelations of evidences and testimonies and witnesses ay lalo pang nalugmok sa pinakamababa na level ang kanilang integridad at credibility, so that whatever they tell the public, people are no longer buying their stories.
So ibig sabihin, sir, yung garantiya ni President Marcos Jr. na uwi ka, isisecure ka namin, talagang kwan, talagang makonsidera tayo nga sure guarantee yun na talagang safe siya na kwan, protektahan ng ating government forces, di ba? Tama, Presidente na nagsabi at oo. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos din sa pahayag na yon on that instance. Wala naman kaming natatanggap na intelligence report that you have the threat. So, gawa-gawang kwento ito, imahinasyon lang yan ni Henry Tevez, ni Arnie Tevez, para ipalabas na siyang biktima. So, ang problema niya, hindi natatayo sa public opinion, hindi rin tatayo sa legal ang kanyang mga palusot. Alibay na lang itong ginagawa niya eh. At alam niya bakit hindi siya uwi. Makukulong siya, makubulok siya sa kulungan. And hindi lang itong Digamo and Pamplona massacre or multiple murder ang kanyang kakaharapin na kaso, brother. Marami pa, mga mahigit 30 pa yata na kaso ang dapat na i-file laban sa kanya. So may lumabas na ng mga dati niyang tirador, no? Na dalawang tatlo na sa custody na rin yata ng NBI ang nagturo sa kanyang mga operations ng pagpatay, pagfinance, pagutos. Labi na, lalo na dito sa isang nagngangalang board member Miguel Dungog. Pati yung sa Miss Dumaguete na lumabas na rin. Pati sa mga barangay officials na mga supporter ng Digamo family. Ganon din ang nangyari. Marami. At ngayon, nahilalantad na sila. Kaya nga sabi mo, guni-guni niya lang ito at imahinasyon. Sapagkat no less than the president ang nagsabi na wala naman kaming natatanggap o nababalitaan o nakukuhang report on intelligence na may security threat ka. But nonetheless, because you believe that, sabi niya kay Arnie Tevez, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, you trust the government. And kung inosente siya, sakali mang umakyat ang kaso, your innocence will be proven by truth. So anong ikinatatakot niya? Takot siyang managot sa mga krimen, takot siya sa batas, at takot siya na makita ang sarili niya na makukulong at malulugmok siya sa kulungan at mawawala na ang kanyang kapangyarihan the way he enjoyed and abused power and money nang siya ay nandito na. Public knowledge naman siya sa Negros na kung sinong may magkapangyarihan dyan, di ba? Tama po. At proven nang magkaroon ng mga legitimate na pagsiserbi ng search warrant. May mga arpuri sila. May mga granada, bomba, RPG head, M203 grenade launchers, pera, kita mo naman, at alam natin sino nagko-control ng sugal. Which is at nang itinuturo ngayon pati ng droga ay konektado na rin sila, hindi lang sa pagpatay. Base sa revelations and allegations na lumalabas ngayon. So napakalalim ito. I think dapat makover yan sa Senate investigation. At ang isa pa sir, may lumalabas karon na may information, you know, as a consultant po to in this local terrorism, na isa daw si Congressman Tevez sa mga financer ng terrorist group dyan sa Negros. Yan, lumalabas din yan. Sapagkat maraming mga bala at mga pera na napunta sa NPA ay nanggaling sa kanilang magkapatid kay Henry Tevez at ni Arnie Tevez batay sa revelations ng mga former rebels na nag-surrender. So lumalabas din yan sa investigation. You are correct about that, brother. At pangatlo, ang mga supply, pagkain, bigas. Doon din yung dumudong sa sugar mill nila na pinagtataguan ng mga armas nila. And they have a common enemy against Governor Digamo. Bakit? Kalaban din kasi ng NPA si Governor Digamo sapagkat he was very active sa pagsusulong ng NTFL CAC programs, mga barangay development program, mga pagpapasurrender sa mga CPP, NPA, NDF, at pagpapalakas ng operational capability and support para sa ating mga armed forces in the Philippines. Governor Digamo was very strongly supporting that. So, galit sa kanyang NPA. At nakita din ito ng pagkakataon ni Arnie Tevez at ng kanyang grupo at pamilya na ginagamit niya sa kanyang operation sa illegal at political warlordism na pwede pala niyang magamit din ng NPA bilang part ng kanyang pagputol ng linya ng kalaban, na kung instead na maging kalaban niya, magagamit pa niya na birahin sila Governor Digamo at ang ating government forces. In that sense, tama po yung inyong natanggap sa Bombo Radio. May ganyan ngang report na pumasok ang possible involvement for terrorism financing activities nila Arnie Tevez at nila Henry Tevez. And I think that should also be covered in the Senate investigation also.
I see. Same the way na nagawa yung natural krimen, sa iyong palagay, makonsider ba natin na talagang pinaplano, talagang may organized sa crime group itong si Tieves at iba pa dyan, at talagang may full capability po na gagawa na naturang brutal na krimen? Yes, very obvious. And yung mga tao na pinagre-recruit, karamihan galing Mindanao, mga ex-soldiers trained. So hindi ka pwedeng magbuo niya ng wala kang pera. Ang mga armas na ginamit, hindi ordinaryo. Isang unit na armas na customized na nasa between 80 to 100,000. 80,000 to 100,000. May pa pala 200,000. Saan ka kukuha ng pera na yan? At ang kanyang bata-bata niya, no? Ang kanyang birador at ang kanyang operator na si Miranda na nahuli sa Antique, yung pinakahuli na aresto, saan siya kukuha ng pera para mag-purchase ng ganon ka millions na worth na mga armas? At ang mga RPG head, hindi yan issue ng pulisa, hindi yan issue ng ordinary na military. Duda natin, baka binili pa ito sa Mindanao gamit ang kanyang helicopter o ang kanyang barko doon sa area sa mga kung saan may mga loose elements sa mga extremist group na may access sa RPG. Ang dami nilang RPG head eh. Yung rocket gun na parang mini bazooka, hindi yan na-access sa armory ng AFP at PNP basta-basta. Wala yan ang PNP. So dyan mo makikita na tama yung punto mo na brother, na very organized ang machinery for political terrorism, warlordism, and killing machine ng pamilyang ito, sapagkat na maglunsad niya ng raid at mga search warrant in several instances na last month, ay nakita talaga na proven na totoo ang pagbubuo niya ng armory, mga tao, ang pagkakanyang level and degree of exercising impunity. Pag sinabing impunity, yung walang pagkatakot na mananagot ka sa batas. Ganyan ang ipinakita ni Arnie Tevez at ng pamilya niya, nila Henry Tevez na mga anak niya, how they rule in Negros. And only Ruel Digamo, the late governor, was the one who is pushing for the rule of law ng mga ibabaw sa Negros. Ang problema, matagal siyang naging voice in the wilderness. Inantay pang mamatay siya at imasaker ang mga civilians para magulantang at magising ang national leadership natin. The way the national government right now is giving focus and support dito sa crisis ng political terrorism and warlordism in Negros Oriental perpetrated by Arnie Tevez in his group. So, ibig sabihin, sir, talagang hindi po malayo ang posibilidad na kung nangyari dyan sa Negros, mangyayari nito sa ibang lugar ng ating bansa? Kung pababayaan ng gobyerno ang ganyang mga style ni Arnie Tevez, yes. Hindi man na mayagpag yan si Arnie Tevez kung noon pa pinutol ng sungay niya. Kung noon pa dinisarmahan na siya, nagre-reklamo yan si Governor Digamo. Hindi po siya nag-reklamo. Hindi siya pinapikinggan. Alam din yan ni Senator Bato de la Rosa. He was there na mag-meeting yan kay Senator Cynthia Villar, kay Senator de la Rosa. I think that's around mga two years ago. Pero prior to that, nag-umaakyat yan palagi sa Kamkrami. Si Governor Digamo nagre-report yan. Alam yan ng gobyerno. Sabi ko nga, nagkaroon na ng ganitong intensity of focus and impact of attention nang mamatay at pinatay na si Governor Digamo. Parang, sir, parang sacrificial lamb at maging hero muna bago makuha ng attention, sir? Parang ganyan? Undeniably, yun ang nangyari. At masaklap at masakit yan, brother. Kaya tama yung punto mo. Dapat pag may mga identified na mga political warlords na gumagamit ng terrorism, ng drugs, ng illegal na mga sugal, ng kukurap o nagbabribe ng mga police, ng mga military para magkaroon ng private army at ng mga armas, dapat aksyonan niya ng gobyerno. And I think yan din ang naging public declaration ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang paglalagsak ng lahat ng mga private armed groups and machinery for political terrorism and warlordism. I think dapat gawin niya ng Philippine National Police. Yan dapat ang mandato nila, with the support of the armed forces of the Philippines. Tanggalan ng armas, ang allowed lang humawak ng armas at magkaroon ng mandato na armado ang unit nila is the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police and the related units about security sector.
walang gobernador, mayor, congressman, politiko ang may karapatan na magbuo ng private army, ng goods, ng killing machine, o mag-imbak ng mga armas at bala. Ayan ay bahagi ng dapat na tinatanggalan ng pangil at sungay ng kasamaan, or bago pa mangyari ang mga kalunos-lunos na krimen kagaya ng Pamplona Massacre sa Negros Oriental. Dapat tanggalan ng sungay at ng buntot at pangil ang mga ganyang uri ng political warlords, at hindi na dapat yan makapwesto pa. Kasi walang boses ang taong bayan yan pag ganyan ang kanilang gobernador, pag yan ang kanilang mayor. So who can provide safety, protection and security to the people? It must be the national government through the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. At yan ay dapat lesson learned na yan, na hindi na matay si Governor Degamo at ang iba pang mga inosenteng civilian sa pagmasaker na yon, at iba pang mga unang mga namatay at pinagpapatay kung noon pa in-address na ito decisively and seriously ng gobyerno natin. So, sa usapin po ng politika, makonsider ba natin na parang ginagamit lang ni Congressman Tibes ang kanyang political political position? Obviously, ang interest niya dyan ay kapangyarihan at pera. Yun naman yun eh. Saan ka nakakita na kung totoo, hindi naman ito born on silver platter or the golden spoon. Si Tevez, no? Hindi naman sila ganun kayaman. Kagaya ng mga pamilya Lopez, Tuhangpo, o mga Rojas. O paano siya nagkaroon ng tatlong helicopter? At aeroplano at mga barko. So, questionable talaga siya. Sa akin nga, unexplained wealth, dapat imbestigahan din ito motu proprio ng ombudsman. Yung lupain niya, mga mansion niya, di ba? Mga property niya, sir. Dami, sobrang dami sa Negros. Magkano lang ang sweldo ng kongresista? Dati lang naman siyang parang captain dyan sa Kung i-trace mo ang kanyang very questionable rise to power and wealth, talagang may masisilip ka dyan, may illegal na pinanggagalingan ito. And I think dapat ang ombudsman motu proprio, without even a complaint, must investigate. Kasi itong mga political warlord ay karamihan yan sa kanilang source of power and wealth and money power nanggagaling sa illegal. Pinagtatakpan ng kanilang poder, wetting, droga, smuggling. Para ano pa may gobyerno tayo kung hindi yan sila matanggalan ng sungay at yan dapat ang gawin kay Congressman Arnie Tevez sa kanyang kapatid at mga anak niya, sapagkat yan ang magiging lesson. Kagaya sa Ampatuan, inantay pang mamatay ang mahigit 50 na mga media personalities. And journalists, including ang inyong radio reporter sa area ng Maguindanao, para mapansin ng abuso sa kapangyarihan at poder at paggamit ng terorismo ng mga Ampatuan sa Mindanao. Inantay parang ganito rin sa Degamo. Alam naman lahat noon kung sino, saan siya bumibili ng kanyang mga RPG, mga armas, bala, ang mga Ampatuan. Ganon din kay Tevez na ito. Kaya dapat ang Senate investigation must also include the accountability and culpability sa batas ng mga official ng police, military, NBI. Those who are going to be named and exposed must be put and subjected to investigation and prosecution para magsilbi ito na malakas na mensahe na may pananagutan ang bawat mga public officials at hindi lisensya ang kanilang opisina para magbuo sila ng goons, ng kanilang private armed group ng mga killing machine at abusuin ang kanilang kapangyarihan para ilusot ang mga illegal nila na gawain. The way these things are being exposed, political terrorism, political warlordism, and underworld operation like a criminal syndicate right now being exposed in public na nangyari sa Negros sa pangunguna ni Congressman Arnie Tevez sa kanyang group. Sir, pinagtataka lang po natin kasi sa sobrang dami na napatay before Degamo, marami na palang mga barangay captains, other political leaders, civilian, even mga tauhan ni Tevez na talagang may alam na sa kanyang transaksyon ay pinapatay. Yan, mga report dyan na sa Negros. Tama po kayo. Ang problema, walang witnesses na lumalabas kaya hindi ka makafile ng kaso. I see. Hindi ka gaya na yun.
ang walang din, wala din yata ang judge o piskal na humahawak ng investigation, natatakot din. Oh. At may, may pinatay pa nga na judge dyan sa Bayawan dahil sa kaso related din sa mga Tevez. Oh. So I think yung culture of impunity and lawlessness na naging kultura ng style ng pamumuno ni Arnie Tevez at ng kanyang grupo dyan sa Negros Oriental na mayagpag sa mahigit kumulang mga 5 taon. Yeah, yeah, yeah. Bago ito umabot sa national attention. Mm-hmm. I think that's the purpose of the Senate investigation, to bring out to the nation the deep and very painful truth of hooliganism, goons, terrorism, and warlordism na hindi lang sa Negros makikita yan. At makikita din yan sa iba pang bahagi ng bansa. Oh. At doon sa iyong pinapunto, doon dapat patungo ang ating Senate investigation so that there will be corresponding legislation measure na gamitin para may kaparusahan na habang buhay na pagkakakulong ang mga public official na ma-involve sa political warlordism, terrorism, at gamit ng kanilang public office. At pangalawa, hindi na sila dapat pati pamilya nila mapaintulutan na makabalik sa politika at politika. Yeah. That should be included in the direction of the Senate investigation. Mm. Kasi para nagagamit na itong power nila, sir, para to continue kung ano yung position na kanila at saka yung mga pamilya nila dyan. Sinasabi pa nga na kahit takot na yung ibang mga opposition dyan, pati aso daw, pwede nila patagbuhin sa area nila. Yes. Correct yan. Correct. Yan ang nangyari. Only Governor Degamo and some of the mayors, dalawa-tatlo lang, ang lumanban sa kanila. Oo. Kung nangyari na nandun din si Mayor Janice Degamo, patay din siya doon. Yeah, totoo yan. Kasi siya. Matagal na rin siyang target. We know, alam mo ba na noong 2019 March, eleksyon yan eh, tumatakbong gobernador si Governor Degamo. Pinatanggalan niya ng police escort. Oo. At wala siyang security, kaya at may attempt na i-ambush siya. During the campaign period, mabuti na lang at tinulungan siya ng Department of National Defense. Mm-hmm. Pinadalahan siya ng isang squad ng army. Okay. Kasi ang threat niya both mula sa Tevez camp ng mga warlords and goons at NPA. NPA? Tapos, kaduda-duda bakit siya tinanggalan ng police escort ng PNP. Mm-hmm. That was 2019 March. So, you can just imagine ano ang kalagayan ng political life and governance ni sa panahon ni Governor Degamo sa gitna ng pagwawalang bahala dito sa ginagawang hooliganism and warlordism nila Tevez sa Negros Oriental. Kasi wala siyang matakwa ng polis. Pumunta siya sa kamkam. Pumunta na siya sa Department of National Defense. And ako personally ang tumulong para mailapit siya sa DND at maalaw na bigyan siya ng isang squad ng army at the height of the campaign para matapos yung kanyang pangangampanya. Kasi hindi siya pinapansin ng Philippine National Police that time. Ang masakit nga, sir, yung senatorang insidente, yung pagpatay sa kanya, yung assigned police duty sa kanya, nag-absent, di ba? Mukhang tinakot din yata mga yun. Oo. At kasi lahat man yata pinapapuntahan ni Tevez at tinatakot. Oo. Hindi ka tatanggap ng pera. Marami din pinatay dyan ng mga black timer ang tawag. Oo, pero sa atin ng mga independent media practitioners ay pinagpapatay din, lalo na ang ilang mga critical kay Tevez. At walang kaso lang. Walang nga na-file na kaso, walang investigation kasi walang lumalantad ng witnesses. Walang witnesses. At imagine, kay Dumog, I think 2018 pa ito. 5 taon pa bago na-file ang kaso. At alam natin na walang malakas ang loob na piskal o prosecutor o judge na hawak ng kaso na involved ang interest nila Arnie Tevez. That's the truth in Negros Oriental, brother. Mm-hmm. So, nakakakot yan. Kasi parang panahon tayo ng hapon. Oo. Na sinakakot tayo ng hapon, wala tayong katakarapatan, walang boses, walang hustisya ang mamamayan. That's exactly how the way people live in Negros Oriental. At si Governor Degamo lang ang gumigiit na protektahan at ipagtanggol ang mga mamamayan dyan at ilang mayor, sapagkat lahat takot at yumuyuko at lumuluhod kapag nandyan si Arnie Tevez. Sobra pa siya sa Diyos.
dyan sa, he can dictate kung kailan ka mabubuhay at kailan ka mamamatay ayon sa revelations ng mga tao na nakakausap ko dyan sa Negros Oriental na mga naging biktima din ng pamilya niya. I don't know, sir. Ano masasabi mo? Kasi parang kinikriticize niya karon ang Marcos administration na para daw pinagtutulungan siya na i-diin sa naturang insidente. Hindi siya pinagtutulungan. Hinahabol siya ng batas. Mm-mm. And that is the process of law. Yeah. Siya nga may pananagutan eh. Mm-mm. At nakakatawa na itong kalbong si Tebes, no? Pareho pa naman kaming kalbo. Mm-mm. Parang kumikero, no? Parang komedyante na. Oo. Anong pinagtutulungan eh? Playing victim pa siya. Siya nga ang hinahabol at kinatatakutan siya doon sa Negros. Mm-mm. Dahil sa mga mangyaring ito, siya pang may ganang magsabi na pinagtutulungan siya. Oo. No? Paghabol sa kanya ng batas, ang paghabol sa kanya at hanapin siya at hulihin literal kapag may warrant of arrest na ay proseso ng batas. Mm-hmm. Yan din ang ating posisyon kay General Bantag. If General Bantag, like Arne Tebes, professes to high heavens that they are innocent, they have to face the process of law. Yeah, yeah. Submit themselves to the authority of justice of the government in the state of the Philippines, then prove their innocence in court, in a trial. Pero kung magtago ka at igiit mo na ikaw inosente, posisyon mo lang yun. Oo. Pero kung i-prove mong innocence mo in an open court trial where everybody will see it kung tama ka o mali ang korte o mali ang proseso ng justisya, the only way for you to prove that is a court trial. Mm-hmm. So bakit hindi ka magpasakop sa otoridad ng justice system? Yan din ang simpleng sagot kay Arne Tebes, marami pang palusot. Yeah. Ang medyo masakit din, sir, taga-gobyerno pa naman sila, mambabatas pa naman sila, di ba, sir? Yun ang masakit eh. Correct. Ang tawag dyan, they should set the example as officials of the government and as part of the people who are vested with authority to impose the law and become models of law of lawful citizenship, yung pagiging sumusunod sa batas dahil ikaw ay public official, tama ka sa punto mo na yan. Mm-hmm. Yun ang hindi ginagawa ni Tebes. Ang iniiwasan niya ang batas, iniiwasan niya ang katarungan na siya ay habulin ng kamay ng batas sapagkat natatakot siyang managot at mabulok sa loob ng kulungan sa kanyang mga involvement sa napakaraming mga malulubang krimen sa Negros Oriental. That's the truth na hindi kayang ikot-ikuta ng padrama effect na pa-victim effect ni Tebes. Mm. Sir, may personal alam ka ba ni Congressman Tebes? Kasi pag makikita natin siya sa mga privilege speeches niya, yung mga posting niya sa Facebook, ano ba tinatawag, mga kanya, talagang nagpapakitang astig siya kasi para pati ibang mga media personality dyan, parang hinahamon niya personal. Ito pa kasi Gobernador Digamo, hinahamon niya ang suntukan, di ba? I was there. Oh? One time, nang hinahamon niya ng suntukan si Governor sa Kapitolyo. Oh, hindi siya pinatulan ni Governor kasi isip bata lang pumapatol sa ganyan. Mm-hmm. Gobernador, congressman, magsuntukan. Oh. At sa ano, dahil pa ipakita matapang ka. Mm-hmm. Eh, kung astig at matapang siya, di dapat umuwi siya, di ba? Nagpakita siya. Mm-hmm. Wala pa naman siyang warrant of arrest. At napakarami niyang pera para mag-hire ng napakagaling na abogado. Anong kinatatakot niya? Mm-hmm. Sinabihan na nga ni Presidente Marcos eh. Presidente na nagsabi, no? Pinakamataas na official ng bansa, sinabihan siya. Wala kaming natatanggap na report na may threat ka. Wala kaming intelligence report na may ganyang security threat sa buhay mo o sa pamilya mo. Mm-hmm. But nonetheless, kung naniniwala ka na may threat ka, isisecure ka namin. Yeah. So hindi ba katawa-tawa yun? Oh. No less than the president nagsabi, wala naman kami balita na may ganyan. Oh. Parang maritesto na yung labas ni Tebes nito. At sa pag-astig-astigan niya, projection na lang yun. Pero sa totoo niyan, duwag yan. Mm. Kasi kung matapang yan, ay kahit wala siyang bodyguard, kung totoong siya ay naninindigan sa tama, wala siyang agrabyado, at hindi siya lumalabag sa batas, haharap yan sa batas. Hindi nga makalabas yan na walang bodyguard, pati mga anak niya. Mm. Pati nga, may isang posting pa sir na talagang nag-exercise siya, parang nagpa-practice siya ng punching bag eh. Ah, di ba? Parang, nakita mo ba yan? Tawang-tawa ang mga tao eh. Oo. Eh, kung wrestling ba ito o street fighter? Street fighter? Gusto niya.
Parang gusto niya sa street fighting. Sana tinitingnan ko ngayon na mga comment ba? Huwag ka na lang mag-congressman, mag-street fighter ka na lang. Nakita ko yun. Mag-join ka sa MMA. Doon may katapat ka doon sa MMA. Eh si Gobernador Degato, gobernador yun, yung hamunin mo ng suntukan. Doon siya mag-amon sa MMA. Sa mga mixed martial arts. Yun doon sa... marami doon eh. Kasi parang may pinipiraan siya eh. At nagtataka ko, congressman pa naman to, anong klaseng level na congressman na ganyan ang kwan mo, ang muti mo, nagahamon eh, di ba? Dapat nga expel na ito siya eh, sa kongreso. Dahil walang naipapakita na good example, morally, ethically, and politically, hindi siya modelo. Dito lang very simple eh. Itinuturo siya sa nang lahat, pati na ng DOJ Secretary, ng DILG Secretary, and I think even the President believes na siya ay mastermind. So, para i-prove niya yan na mali ang lahat ng ito, ang taong bayan at ang nasa matataas na opisyal ng gobyerno sa pagturo sa kanya as the real mastermind, eh di umuwi siya. Harapin niya ang kaso. That's the long and short of it. Marami naman siya pira, sir. Pwede naman kaya naman ng mga magagaling na abogado, di ba? Ay, kaya-kaya niya kahit 1 million a day na abogado dahil sa pera na natipon niya. Na para sa akin, personally, it can be also another case, criminal and administrative for unexplained wealth. Ito nga ang kwan. Ito nga ang pagtatago niya. Pira ginagamit to. So ibig sabihin may pira siya. Kasi hindi siya uwi. Nagtatago sa ibang bansa eh. Magastos yan, di ba? At hindi naman libre mga abogado niya. I think ang abogado niya 10. Oo. Nagsasalita nga eh. Halos nga pati utot yata ni Congressman Tibis dinidepensahan eh ng mga abogado niya eh. Diba? Tama. Yun nga nagtitapos, hindi pa siya uwi. Sabihan ni Pongbong Marcos, ni Pangulong Pongbong Marcos, kung gusto niya mag-request sa Malacanang siya mag-stay. May room naman doon. Sino nga atake sa kanya sa Malacanang? Marami naman. Saka pag-inaldo, kung gusto niya. ang isang nga garantiya, magtawag ka, saan ka airport na kwan, mag-landing, i-escortan ka namin. Para talagang kwan, makauwi ka sa Pilipinas, di ba? Yeah. But seriously discussing about this, hindi lang kasi si Tevez dito eh, ang sinisingle out, tama ka doon. This must be a serious national concern. Yeah, totoo yan, sir. About the issue of political terrorism, political war. Totoo yan. Sapagkat alam natin na every election, local, national man, o barangay election, naglalabas ng listahan ng COMELEC na tinatawag na election hotspots. O mga election areas of concern. Yun na yun. Ibig sabihin na, doon na... So,